siya po yung ating training director dito sa Ugnayan Training Center. Bago ang lahat, alam niyo na ba na Department of Migrant Workers na kayo? O hindi na Department of Labor, ha? Baka pag-uwi nyo, tapos kailangan nyo ng tulong, pupunta kayo sa DOLE, no? O kaya sa mga regional offices. So, Department of Migrant Workers, may mga regional offices na rin siya. No? Yung dating, kadalasan yung dating POEA, yun yung nagiging regional offices ng Department of Migrant Workers. So, maliban dyan, pwede rin kayong lumapit sa OWA, kasi ang OWA naman is attached agency pa rin ng Department of Migrant Workers. Kaya siya attached at hindi siya sinapsyum o pinasok sa DMW dahil may pera kayo dyan. No? Kasi pagka napunta yan sa ano, baka hindi maayos ang pagkapatangpo ng inyong pera na binabayad dyan every 2 years. Kaya attached agency siya, minamanage ng Board of Trustees para pangalagaan yung pondo nyo at makapakinabangan ng mga OFWs and their families in the future at may mga nangyayari. So, Department of Migrant Workers, wala pa rin tayong secretary ngayon kasi si Secretary Oakley ay pumanaw na po, no? Last year pa, August, no? Hindi pa nakapag-decide ang ating presidente kung sino ang ipapalit. Kaya meron tayong OIC, Officer in Charge. Dahil dyan, hindi ako makauwi-uwi. Ako'y 6 na taon ang mahigit sa Taipei. Bilang labor atas ito, ninyo. Hindi ako makaka-uwi kasi walang sekretaring mag-deploy ng replacement. OIC lang kasi yung in-assign. No? So, hindi siya, wala siyang power para mag-deploy ng mga labor attaches. So, holdover ako. Sana yung darating. Suportahan nyo rin. Kung kailan man, at habang ako ay nandito, gagawin namin ang lahat para maibigay sa inyo yung mga servisyong kailangan nyo. Okay, sino mga caretakers dito? Marami pala. Mag-aral kayo ng Mandarin ba? Kina Mami Luz at Daddy James. Kasi kaya tayo natatalo ng Indonesia, napakaraming caretakers kasi 6 na buwan yung training nila bago pumunta dito. Kaya pala. Magaling sila fluent. Kaya lang, hindi naman yun ang rason lang, no? Malaki rin yung placement fee nila. 7 months to 9 months salary. Kaya yung first year, wala silang kinikita, no? Sa unang taon ng pagtatrabaho nila. Siyempre, yung mga broker, lalo na yung mga mukhang pera, pag may naghahanap na employer, ibibigay nila sa Indonesia kasi may kita sila doon malaki. Malaki na siya ang placement fee. Samantalang sa inyo, bawal ang placement fee. Ah. Kung siningil kayo, pumunta kayo sa opisina ko, isusuli natin yung placement fee nyo. Bawal yan. Ang allowed lang yung minimal deployment expenses. Yung ticket papunta dito, visa, notarials, kung mga, kung anong binabayaran nyo dun sa TMW, dating POEA, no? Mas opisina na ang POEA. Other than that, bawal ang placement sa mga caretakers at domestic workers. So, kung meron kayong nakilala na siningil ng placement fee, papuntahin nyo lang sa pinakamalapit na migrant workers office dito sa Taiwan. 3 naman kami dito. Meron sa Taipei, meron sa Taichung, at meron sa Kaohsiung. Para kukunin natin yung placement fee nyo at bigyan natin ng parusa yung agency kung sino man yung nangingin mo yan. Okay. Alam nyo, ang pagtatrabaho sa Taiwan ay hindi forever. Actually, wala namang forever. Baka pag-ibig forever. Pag-ibig nga, wala nga eh. Pag-ibig yung MPL. Yan lang. Yung pag-ibig, hindi rin forever yun, di ba? Kaya nga, sinasabi ng pare, till death do us part. So, pag namatay ka, wala na. Wala na. So, pag maaga kang pumanaw, magpanibago. Maganda yung training na massage. Magbo-volunteer ako. Sino ba yung nagmamassage?
Oh, siyempre, meron bang minamasahe na hindi nakakubad? Lagi ako nagpapamassage pag umuwi ako ng Pilipinas eh. Mahal ang massage dito sa Taiwan, 2,000 pataas. Nagpapamassage na rin ako dito kasi tumatanda na rin eh. Sabi nga nila po, tumatanda na. Malaking racket yan sa Pilipinas, ang dami nagtatayo ng mga massage parlor. Kahit sa mall, SM mall, may mga massage dyan. Hindi yung massage na kalokohan ha. Massage na wholesome, diba? Oh, yung mga nag-aaral ng massage, kikita kayo niyan kasi hindi siya gaano malaki ang investment niyan. Pag may space ka, tao lang kailangan mo, diba? Tsaka yung mga nilalagay na magkano lang naman yung mga lotion na yan, oil na yan. Wala kang ibang bibilhin na capital outlay na malaking investment na kailangan. So pagka natutunan ninyo yung massage na yan, yan ang in ngayon sa Pilipinas, kasi tumataas ng income dahan-dahan ng karamihan, nagpapamasahe na lalo ng pagkagabi o weekend. Kikita ko eh, traffic na nga eh. Wala nang kusir eh, mamaya na lang 6 o'clock, wala nang 1 o'clock. So ang dami na pag-schedule. Malaking traffic yan. Yung facial saka makeup, marami rin nagtatayo doon. Diba tabi-tabi sila doon sa SM. Competition dyan. Ang ibig lang sabihin, kung hindi mo naman kaya yung mga ginagamit dyan para magtayo, pwede kang mag-sideline. As a makeup artist or yung ano pang ginagawa dyan. Hair, ano, diba? Mahal kaya, kasi yung ako pinasal last year, mahal kaya yung makeup. Makeup namin dati, 30,000. Pamilya lang yun. Bakla lang yun. Bakit kaya mga bakla? Yung mga magagaling dyan, no? Ba't kayo tinatalo mga babae? Huwag kayo magpapatalo sa bakla. Magdandal lang yung mga bakla, di ba? Pa-PR lang. Pero magaling din talaga sila. Tanongin natin si Miss Maru mamaya. Bakit yung mga bakla? Magaling sa...